guys! Welcome back pala ulit sa aking YouTube channel. Yung video ng gagawin natin ngayon ay tuturuan namin kayo kung paano yung paggawa ng cutlery set na gawa sa kawayan, kutsara at tinidor. Yun yung ituturo namin sa inyo, yung paggawa ng kutsara at tinidor na gawa sa kawayan. Isa siya sa mga native handicraft. So, ang magtuturo sa atin ay, ayan, yung mga nagtatrabaho dito, sila yung magtuturo sa inyo. Yan guys, so huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click niyo ang notification bell para updated kayo doon sa iba pang videos na gagawin namin. Para matuto rin kayo guys ng ibang handicraft kasi pwede niyo rin 'yan pagkakitaan. So guys, stay tuned lang kayo diyan. Eto na. So ayan guys, ipapakilala ko sa inyo ngayon yung mga magtuturo sa atin sa paggawa ng mga cutlery at ng mga handicrafts dito. Sila yung mga kasama ko ditong gumagawa. So, papakilala ko sila sa inyo. Yan, ito, isa sa katulong namin dito sa paggawa. Itong asawa ko, si Alap. Yan. And then, ito, isa sa mga kasama namin gumagawa, si JR. Yan. Siya, si JR. Yan. JR, ano apelido mo? Baka may mga chicks na gustong mag-add sa'yo. Siya si JR Loterio. At ito si JR. Si JR Iskeho. Yan. Ang isa sa aming tagagawa ng... So, ayan guys. Kailangan muna nating tab-tabin yung kawayan. Ayan. Kailangan muna tanggalin yung talas niya dun sa may bandang buko. Tsaka yung sa may labas. Yan. Yan. Si JR yung isa sa mga gumagawa dito ng cutlery yan. Siya. Tapos yung isa si JR na payat. Yan. Dalawa kasi silang JR. Tapos yung nakatayo, supervisor yan. Charot. Isa yan sa pinaka ano. Yan. Yan guys. Kailangan muna niyang sukatan guys kasi kailangan pare-pareho yung lapad ng ano ng kutsara natin tsaka yung haba. Yan. Ito guys, mahirap tong gawin. Kung minsan kung wala ka talagang talent sa paggawa ng handicraft, minsan mahirapan ka talaga pero kung tsatsagain mo, matututo ka. Yan si JR, walang masyadong nagturo sa kanya pero natutunan niya lang yan ng ano, yung sa panonood, sa pakikinig, yan. Yan guys. Kailangan ano siya guys, yung pantay, yung pagkakatabtab nyo kasi kapag nagkamali kayo ng pagtabtab, papangit yung shape, yung korte ng inyong kutsara. Yan. Yan guys, tapos na siyang tab-taban. Yan. Yan na yung itsura niya. Pag natapos na siyang tab-taban, na-shape na siya kumbaga. Yan. Yan, yung pagka-cutlery guys, yung paggawa ng cutlery, tiyagaan yan. Kasi kung wala tayong tiyaga, hindi tayo makakagawa niyan. Kaya, depende yan sa sipag nyo kung gano'n nyo siya kadami magagawa at kung gano'ng katagal nyo siya magagawa. So, ayan. Yan yung para sa ating kutsara. Yan. Yan. Tapos, yung isa naman, yan yung tatab-tabi na isa, ay para sa tinidor. Yan. Para partner siya, guys. Spoon and fork. Yan. Sana, guys, supportahan nyo yung ating mga local handicraft. Hindi lang kami. Yung lahat ng nag-handicraft, sana supportahan nyo. Kasi, guys, mahirap yan gawin. Tsaka, kumbaga, talagang isa yan sa mga kinabubuhay namin dito sa probinsya. So sana lahat ng nag-handicraft guys, suportahan nyo. Hindi lang kami, lahat ng gumagawa. So ayan, yung tinidor naman yung nililinisan. So ayan guys, tapos na niyang basbasan yung ating tinidor yan. Pero sinasaid-said pa. Kailangan pang saidin yung kanyang mga kulay green.
Saka guys, ibinibilad din pala yan. Kailangan nyo ibilad yan kasi kumbaga parang may mga balahibo yung kawayan. Kapag hindi siya nabibilad maigi, pag siya inano nyo, yung kininis nyo or nilihan nyo, talagang magkakaroon siya ng parang balahibo-balahibo. Yan. Ayan guys, naayos na ang ating kawayan na shape na siya. Nakita nyo naman, na shape na siya ng tinidor at kutsara. So, ang gagawin natin guys, ipapakita namin sa inyo yan hanggang ma-finishing. So, ang gagawin naman natin ngayon ay lalagyan natin ng tulis ang tinidor at huhukayan natin yung kutsara para maging kutsara talaga siya. Ayan guys, kailangan ng butasan yung ating kutsara. Ayan. Binubutasan niya na yung kutsara natin. Ayan. So, ayan guys. Ayan. Nabutasan na yung ating kutsara. So, kailangan na lang siyang pantayin, kinisin. Yan, ganyan yung paggawa ng kutsara. Tapos, kailangan na natin siyang ibilad. Ayan guys, kailangan kinisin at pantayin yung kutsara. Ayan. Yan, kailangan maayos yung ating magiging kutsara. Kasi yan guys, nire-resell din yan ng ibang mga nagbebenta, ng ibang nagninegosyo. So, kailangan maging maayos yung ating ginagawang mga bamboo spoon. Yan. Kailangan talagang pantay guys yung mga kanto niya. Kaso, mano-mano kasi yung gawa namin guys. Kaya minsan, talagang kahit paano, meron talagang medyo diferensya. Pero, kailangan yung hindi masyadong mapapansin. Ayan. Yan guys, kailangan alisin natin yung mga ano na yan, mga tirang balat. Kasi minsan guys, yung kawayan may mga ano yan siya, parang may mga itim. Pero yun guys, hindi yun bukbuk o ano, amag. Talagang sa ano yun ang kawayan natin. Nasa ano niya na talaga. Nasa laman. Yan guys, tapos na ang ating bamboo spoon. So, ang gagawin naman natin ay ang ating bamboo fork. Gagawa naman tayo ng gawa sa kawayan na tinidor. So, ayan guys. Nakita nyo. Mamaya guys, ipapakita ko sa inyo lahat yung finishing. So, ito naman yung isang klase ng kutsara. Ito yung tinatawag na coconut spoon. Yan. Coconut spoon and bamboo spoon. So, ayan guys. Doon naman tayo sa tinidor. Lalagyan naman natin ng tulis ang ating tinidor pala. Lalagyan natin ng tulis. Yan guys, kailangan pantay yung pagkakatulis nyo ng tinidor. Kasi pangit siyang tingnan kung hindi maganda yung pagkakalagay nyo ng tulis niya. Yan, kailangan sukat na sukat nyo. Yan. Ayusin nyo lang guys, gaganda yan siya. Kasi minsan matapansin yan kahit hindi nyo naguhitan. Alam nyo ba guys, kami, bago namin natutunan yung pag-handicraft, nanood din kami dun sa mga marurunong pa. Tapos, yung iba meron nagbibigay sa amin ng idea kung paano makapadali yung gawa namin. Kasi guys, ito pag natutunan nyo, pang habang buhay nyo na ito na negosyo. Kumbaga, pagkakakitaan nyo talaga ito hanggang tumanda kayo, hanggat kaya nyo pang gumawa. Yan. Marami tayo guys, local handicraft. Kaya, sana lahat ng local handicraft na gumagawa ng mga bamboo o kahit anumang gamit na ginagamit nila, sana lahat sila guys suportahan nyo. Suportahan nyo yung ating local product. Kasi mas maganda guys na sa kapwa Pilipino pa rin natin tayo sumuporta. Kasi nag-aano nga tayo sa ibang bansa ng mga produkto nila eh. Yan guys. Sana tulungan nyo kaming i-share tong video na to.
Yan guys, tapos na ang ating bamboo pork. Ito yung bamboo pork yan guys. Oh. 'Di ba? Pwede niyo yan ipantusok sa karne, sa fruits or kung sa inyo kung gusto niyo mata ang tusukin, joke lang. So ayan, ito naman yung ating bamboo spoon. Yan. Yan, gawa na sila guys. So ibibilad pa natin yan. So depende sa inyo kung ano yung gusto niyo gawin kasi ito guys, bibilad pa to namin. Then may another finishing pa kaming ginagawa. Pero hindi ko napapakita dito sa video kasi it's for our business na. So ayan guys, sana may natutunan kayo. And don't forget to subscribe to my YouTube channel and i-click nyo yung notification bell para updated kayo sa iba pang videos na gagawin namin. Yan guys, manood lang kayo ng manood at mag-subscribe sa channel ko para marami kayong matutunan dito na pwede nyo rin gamitin sa inyong mga negosyo o kung gusto nyo mag-business. And guys, sana supportahan nyo lahat ng handicrafts maker. Hindi lang kami, lahat ng ating local handicrafts maker. So, salamat sa panonood nyo.